Yurik. Ang naging good naman. Okay. Pag gumaganyan ka, namamanit. Hindi ka na yung ako. Tapos, pagka yung nagpumutra ko, pagka kanya sa motor, malakas yung manit na. Hindi yan chess. Hindi sa chess yan. Tandaan nyo, pag namamanit yung mga kamay nyo, saan ako connect them? Sa liig. Sa liig yan. Matagal ka kasi, siguro rider ka. Palagi nyo na ganun. Saka, ano may... Ano threat siya yung master eh, kasi nag-swimming sila, nag-drive siya. Mm. Naitupod niya yung kamay niya. Dito. Sa mm. ano, sa buwangin. Eh sabi ko, baka yun na yung lahat. Mm. Discompression yan sa cervical, kaya ganyan ang pakaramdam niya. Mamaya ano na yan. Mga ilang araw, serbahan mo, malaya na yan. Tapos pag nagmamotor siguro master, tatag-tag. Yes. Yun na yun. Ganyan. Pati nga yung feet ko, master, pula, namamanit. Tandaan nyo, pag namamanid kayo, ganito na example yan, oh. Ibig sabihin yung blood supply mo nalilis, oh. Di ba, hindi pa namamanid. Ipiting ko itong sa pulsuan. Yan, makakapal na yan. Pag manid ang nararamdaman nyo, ibig sabihin yung blood circulation ang problema nyo. Pero pag ang kirot, hindi siya ano, hindi siya dugo. Ibig sabihin, yung mga maaring tendon nyo, mga ligaments nyo, may naiipit kung may relax. Nandyan lang yan sa liig. Tapos, yun, siyempre, palagi nakamotor, nakaladlad yung ano, maaaring buha ba ito? Iaangat lang yan. Iaangat lang yan. Tayo ka. Sabi ko, hindi na normal yan kasi parang nag-oriental na daw master yung mga ano niya, ito, braso tama niya. Tama yan. Kailangan ito. Ma-reset na yung spine mo. Ay, ma-join-join mo din sa upper. Hindi ka patagilin. Erod ka pa rin sa balakang, di ba? Tama yun natin yan. Kamumuto yan, tapos. Siyempre, naaalog ka na naaalog. Siyempre, hindi naman tayo perfect eh. Talagang nakakasagasa tayo ng lubak. Tsaka yung daan natin dito, hindi naman talaga maganda. Relax lang. Eh, sabi ko, pahinga mo muna, huwag mo na magbiyahe. Kasi hindi normal yung nararamdaman mo, sabi ko nga sa kanya. Pusik ako dito. Pag tumagal to ng gusto, magkakaroon ka na ng mga ano, yung sa kamay, yung carpal tunnel syndrome. Kung labanan, labanan. Yaw. Oh, grabe lang ito po. Daba. Itong buwan lang kasi nalaman namin na ikaw na ano eh. Sa kare, scroll lang sa FB. Hindi yan mawawala hanggang di nare-reset yung katawan. Pag tinaraction ko yan, lahayaan mo. Noong una, bago naramdaman niya, stiff neck muna yan. Sakit ng mga leg. Oh, anong gaya ng sabi ko sa inyo? Sa nakakonekta yung kamay? Oh. Sa leg. Diyan magsisimula yan bago dumating dito. Eh, no, videohan mo yung sige ko. Ang nervous system... Stop ka muna, baka na naaalog-alog ka, sabi ko, master nga. Kasi yung mga napapanood ko sa iyo na ano, yung mga dis-dis, doon ako natakot. Tama yun. Hindi lang naman siya yung pumunta rito, hindi lang kayo. Napakarami yung may ganyan. Marami kayo. Kung mapapanood mo lang lahat. Oo. Eh, sabi ko nga, panoorin nga natin yung mga ano, sabi ko. Dami, kaya natin yun. Tihaya ka. Pag nagmumotor tayo, siyempre marami tayong rider. Pag nakakaramdam na kayo ng ngawit sa leg, siyempre. Dalawang. Minsan naglo-long ride pa tayo. Mm-hmm. Tatagalan yan, makakaramdam kayo niyan sa kamay. Ito, kagaya ng nararamdaman ni sir. So, paano ma-avoid ito? Paano matatanggal? Kailangan ito, traction. Para yung discompression sa cervical, makalaya. Okay, inhale. Deal. Yan ang sagot dyan. Tapos, dyan pa lang muna. Huwag na huwag kayong gagawa.
ng exercise na pa ganito. Pag meron kayong problem na sa mga ganito, huwag kayong gumanyan, no? Huwag kayong titingala ng todo. Maaring mamanid yung dito nyo, tapos sumakit. Ang exercise lang dyan sa leg, gano'n, no? Yan lang, 1, 2 lang, 1, 2. Aplusin nyo ng bawa, tapos ipaangal ito. Lalo yung mga mahilig magmotor. Isa, babad yan. Babad siya sa... Babad yan, babad. Siyempre, maghapon yan halos eh. Tapos pagka ulan, rider, init. Ulan, init. Katagadigdig. Siyempre, sa kalsada natin, nakakita ba kayo ng perfect na kalsada dito? Akala mo, tubig lang. Yung pala, upay. Upo. Upo ka. Three to four days. So, iba na yun. Iba na yung parang, ano to eh, kumbaga ngayon palang binaklas. Pero maginhawa na yung parang na ito, pero hindi pa siya totally ano. Mm-hmm. Yan. Kumbaga, yung damage na mga nerves dahil sa blood circulation, sa compression dito sa cervical, once na makalaya yan, hintay ka lang ng mga 3 to 4 days. Yan na yung best feeling dyan. Kumbaga, ma-address niya kasi maghihilom na yung mga naiipit. Ngayon pa lang natanggal, kumbaga yung trauma niya, nandiyan pa yan. Pero hindi naman, mararamdaman mo na kagad eh. Meron ka ng ibang feeling sa katawan mo na, bah, parang gumaan na. Parang iba na yung ano ko ah. Tapos, yan ah. Antayin mo na, magpahinga ka lang, 3 to 4 days. Tapos, mag-report ka sa akin pag lumagpas na yung 4 days at ganun pa rin, isang pitik pa, tapos, yung sa susunod na pitik nung may warranty yun, wala na kayong babayaran sa akin. Basta sinabi ko. Okay? Basta sinabi ko kasi kailangan nyo lang maintindihan yung explanation about dito. Pero sasabihin ko rin naman sa inyo kung hindi ko kaya. Okay? Pero itong nararamdaman ni sir, kumbaga ano pa to, hindi pa to severe. Kasi nung nagsasabi na manhid na, wala na, sabi ko tigil na. Tumigil ka muna, pahinga. Alam mo, pag namamanid yung kamay mo, itry mo lang yan iangat para bumalik lang yung dugo. Eh, ano mo lang, iangat mo lang siya. Oh, hindi naman siya frozen eh. Eh, sabi ko nga, taas mo yung kamay mo, may masakit ba? Kung saan ba mo yung parang damo mo ngayon? Limon. Ganun ko. Yung sinasabi mo kanina ko. May mararamdaman ka dyan, very less na. Kumbaga, mas maluwag na siya kumpara kanina o sa ano. Tapos 3 to 4 days, unti-unti na maghihilom yung compression dito. O anong parang na mo? Pag ginanong ko, master, meron pa konti. May konti pa. Okay lang yun. Basta mayroon pang hintayin nyo muna mag-subside. Gaya ng explanation ko kanina, 3 to 4 days. Kasi ngayon pa lang yun, kumbaga yung trauma, yung pinag-alisa na ano, yung pa rin yan, hindi pa naman totally nakabuka. Kasi sasanayin pa natin yan eh. Kung meron pang konti, pangkaraniwan na yun. Kasi nga, hayaan muna natin makapag-subside yung heal lang mga na-damage na mga nerves. Okay? Kasi yan, talagang ugat problem na yan. Kasi nga, once na nakakaramdam kayo ng mga ano, parang yun nga, in example ko na sa'yo rito eh. Pag naipit yung dugo, mamamalit ka. Okay? Blood circulation problem yan. Ngayon, syempre, yung trauma nun, hindi ka agad mawawala. Kailangan best feeling eh. Huwag ka na maliligo dito, ha? Thank you.